Charming at masarap juwain. Yan ang poging commercial model na si CJ Barinaga. Pero bukod sa pagiging cute, nagsimula na rin maging direktor ang young actor na ito. Oras na para kilalanin at alamin ang mga hot revelations ni CJ. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu. WTFU! Ay, atakan, alam mo, may kamukha kang artista. Kapwa mo artista. Wait. Oh, kapwa artista. Sino? Oh, teka lang. Parang JC Santos. Ah, yeah, yeah. Marami ka na bang mga indecent proposals sa mga bading? Sa social media accounts mo, may mga bigla na lang nag-offer? May mga ganyan ka na ba? So far, wala. Wala. Wala namang ganun nangyari sa akin. Sige, mamaya, umpisahan ko. Go! Ay, naku, ayan na! Ay. Oh, Ryan Emily! Oh, madaling kausap ito! Teka lang, CJ, ikaw ba ay may girlfriend ngayon? May karelasyon ka ba? May asawa ka na ba? Ano? As of now, tikim-tikim lang muna. So... Tikim-tikim? Naku! Okay, sabi mo tikim-tikim, masarap ba yung mga natikman mo? Merong masarap. Meron ding, alam mo yun, saks lang. Meron ding, uy, panis na minsan. Ay, ganun. Panis! Hindi na ilagay sa ref. Hindi na ilagay sa ref, oo. Briefs, boxers, o wala? Wala. Ah, talaga? Ngayon, wala. Secret. Ah, naku, kailangan natin malaman niya mamaya, Emily. Bakit wala? Wala lang, parang mas... Tanggap mo yung sarili kapag wala. Alam mo yan, yung wala kang itatago. Ito yan, no? Ito ako. Ba't ka mahihiya, di ba? Okay, patingin niya? Mamaya. O, dahil dyan. Eh, kung ikaw masusunod, ano mas gusto mo? Actor, director? Ha, yan. Actually, right now, since bata pa ako, gusto ko talagang mag-focus sa acting, no? Pero lahat ng mga acting gigs na nakuha ko ay commercial. So, yun. Pero as, yun nga, answering your question, mas gusto ko mang umarte at this age. At magkaroon ng kissing scene with me, bed scene, actually, sexy scene, lahat scene. Original scene! Baka kaya mo mag-produce niyan, gawa tayo. Ay, basta ikaw. Oo, basta ikaw, yeah. Ang ka-eksena ko. Usap tayo mamaya sa budget. Ano? Naku, ayan na. Dinaan na ako sa budget. Ayan na. Ang checkbook ko nga, pakikuha. Bago ang lahat, hello naman sa'yo, Victorino. 2 years ng platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman sa'yo at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Sampung nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema, dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si CJ Ramos. Tos! Kailan mo ba si CJ Ramos? Oo. Hindi mo friends. You're friends with the CJ Ramos? No, hindi Ramos. Kami friends. Always lang nagkakalituan yung mga tao. CJ Ramos? Barinaga. Okay, hindi. Sige, ang kasama talaga natin ay si CJ Sonsa. No, Barinaga.
I'm just kidding. Oh, okay. Kasi may Samson din ako middle name. Teka lang, pero si Jason, kilala mo si Jason sa? No, hindi. Ay, hindi na. Ako na good ka kay Tita Mel. Ah, Tita Mel. Hindi. Si CJ Barinaga ang kasama natin ngayon. Hello sa iyo, CJ. Hello po, Mr. Fu. Kamusta? Oo. Nako, parang ano to? Parang ano, matalino. Sabi nila mga matalino raw nakasalamin. Oh, wow. Matalino ka rin pala. That's why. Oo, kaya kasi nabi yun. Si CJ, ilan taon ka na, CJ? I am 25 minus 2 pandemic years, so 23. Bakit? Kasi hindi tayo kasi parang na... Oo, huminto yung edad natin dahil nag-pandemic eh. Ah, so parang pala tayo ng age. Yes. Ay, hindi, sige. Kasi 27 ako, so 25 na lang ako ngayon. Yeah. Hindi, ang bata pa nito si CJ, pero naku, marami na siyang achievement sa buhay. O, nagsimula yan. Ikaw ay nagbo-model, ikaw ay aktor, ikaw ay nagdi-direct. Tama? Yes. Mm-hmm. Oh, okay. So, paano ka muna napunta sa entertainment industry bilang isang... aktor o model, ganyan. Alright. So, paano ko napunta sa entertainment industry, no? Nag-college ako sa Sullivan. So, doon okay. nag-graduate ako ng AB Speech and Theater. So, gusto ko okay. na talaga ng performance in general. Pero nung high school pa ako, syempre, sumasayaw ako ng high school competitions, you know. Street dance to nasayaw. I was thinking na gusto kong ano lang, ganito lang yung buhay ko forever. Like perform, you know, creating stories. Then, doon, nag-theater ako sa Siliman. And then, when I graduated, sabi ko, punta ako ng Maynila kasi andun naman yung industry eh. Doon naka-centralize. Mm. So, nung pag-graduate ko sa 2019, nag-apply ako ng MA, theater studies din sa UP Diliman. Tapos doon, kinuha ako ng Dulaang UP. Tapos, nakilala ako ng isang... ano din, isang talent coordinator ng NCCA / PTV4, tapos kinuha nila ako ng model, as actor, then sunod-sunod na, music videos, indie films, so yun. And then sa pandemic, commercials. Yeah, doon ko siya na-discover. Siliman University, di ba sa ano yan, Dumaguete? Yes, Dumaguete City. Uy, nagpunta ako dyan. Oh, 1 week. Hindi naman. Oh, 1 week ako Dumaguete and Siquijor. Saan yung ano, pinakagusto mo sa Dumaguete? Ang ganda. Ang saya dun. Teka lang. Dun yung Manhuyod ba? Manhuyod, yeah. Yun yung ano, parang Maldives of the Philippines, sinasabi nila. True. Ay, naku, nag-enjoy ako dyan. Pero mas nag-enjoy sana ako kung kasama kita dun. Oh, I wish. Kasi pwede pa kitang mag-tour. Actually, dun ako nag-college. Maraming mga falls doon, beach. Adventure in talaga. Venice naman. Tsaka iba yung vibe ng Dumaguete. Island life. Sa Boulevard. Island life. Oo. Na-try mo yung nightlife doon? Oo. Ang dami afam. Tama. Gusto ko yung... Busog yung mata mo doon. Oo. Busog na busog ako. Alam mo, hindi lang yung chan ko, pati mata ko, pati kaluluwa ko na busog doon. Oo. Tapos with accent pa yan sila kasi may mga Phil-Ams din doon. Yung mga nagka-college, yung mga anak nila sa Amerika, dito nila pinapag-college sa Siliman. Kasi, ano siya, American school pa rin siya. So, mas mura din dito sa Philippines. Oo, mura din. Pati yung pagpunta namin sa Siquijor. Super. In fairness, mura din. Oo. Teka lang, pero taga doon ka ba talaga? O napag-tripan mo lang mag-aral doon? Doon lang ako nag-college, from 2014 to 2018. So, lumaki ako sa Dipolog City talaga. Born and raised in Dipolog City. Ay, bakit ka napunta doon? Nangingialam lang. Kasi, din siya. Trip lang, hindi. Yung lolo kasi yung family namin, gusto sa mga Parinaga, gusto talagang mag-aral kami sa Siliman since malaki yung contribution ng great-grandfather ko din sa Siliman. May ganon. And then, top 10 university sa Philippines. So, you know, VRs, boat ride lang. So, sulit siya. Rather than going to Ateneo, mas expensive kasi dito sa Maynila eh, if you're studying. Mm-hmm. So, yun. Teka lang, bakit teatro? Bakit teatro? Yun nga, nung sa high school ako, well, I was always dancing, you know, competition. Sabi ko, gusto ko lang ng ganitong course. Ayoko ng mga
management, banko, or a political science. Gusto ko lang ng performance. So yun, doon ako na-introduce ng teatro, na kita ko na nag-offer pala ng courses ang Siliman ng speech and theater. So, simula doon, natuto ako paanong how to produce a play. A straight play, a student play, and then going to big productions na yun. I started as stage manager doon eh. Pero as student play lang siya. So, mas maliit siya, pero andun yung trabaho. Doon ko parang... Go, yun na. Pero nung nag-teatro ka dito sa Maynila, nag-UP, dula ang UP ka, syempre nagkaroon ka na ng mga experience na talaga medyo mga daring na yung mga ginagawa mo on stage. Ginawa namin yung Nana Rosa, directed by Jose Estrella, no? Yun yung sa dula ang UP, nag-practice kami, kasi rape scene yun eh. So paano namin siya ginawa, yung intimacy workshop namin, tapos naghubad-hubad. Hindi naman hubad-hubad lahat. Pero naka-fondoshi kami, or belt, dance belt sa stage, okay. Tapos may mga bed scene, rape scene, ganun. Pero, again, theater to siya, so mas grabe yung rehearsal para mas safe with the actors. Yeah. So, yun. Pwede mo ba kami bigyan ng sample? Ay, bed scene yun eh. So, yun. Ah, okay. Aral na aral din ako sa mga bed scene. Kahit pala tayo sa bed, okay lang. Basta maganda yung scene. Teka lang, sa'yo syempre, pag teatro ka, wala ka naman mga inhibitions pagdating sa pagpapasexy, pagpapakita, ganyan. Okay lang sa'yo. Wala naman, as long as, you know, parte siya ng story, necessary siya, go. Ay, teka, alam mo, may kamukha kang artista. Kapwa mo artista. Wait. Oh, kapwa artista. Oh. Sino? Oh, teka lang. Parang JC Santos. Ah, yeah. Na may mga nagsabi na sa'yo na kamukha mo si JC Santos. One time, nasa Dulaang UP ako, nagre-rehearsal kami. Tapos, kalimutan ko sino yung nagsabi. Sabi niya, after the rehearsal namin, alam mo may kamukha ka. Sino? Si JC. Huh? Parang binaliktad mo na. Akala ko nagbibiro siya. Yun pala si JC Santos. So yun, after nun, always kong pinapanood yung mga pelikula din ni JC Santos. Magaling. I'm sure bading yung nagsabi sa'yo. Oo. Ikaw ba, syempre, ano ka, pogi ka, tapos salamat minsan napapadaring ka on stage. Marami ka na bang mga indecent proposal sa mga bading? Mula sa mga bading? Wala naman so far. Wala naman. Hindi pa naman siguro. Sa social media accounts mo, may mga bigla na lang nag-offer, may mga ganyan ka na ba? So far, wala. Wala. Wala namang ganun nangyari sa akin. Sige, mamaya, umpisahan ko. Go! Ay, naku, ayan na! Ay. Umayan, Emily! Oh, madaling kausap ito! Teka lang, CJ, ikaw ba ay may girlfriend ngayon? May karelasyon ka ba? May asawa ka na ba? Ano? As of now, tikim-tikim lang muna. So tikim-tikim! Naku! So I've been single for like... Masarap ba naman yung natitikman mo? 3 years. 3 years na ako single. So I'm enjoying the single life, if you know what I mean. Tapos, no commitments. Go with the flow. Okay. Sabi mo, tikim-tikim. Masarap ba yung mga natikman mo? Merong masarap. Meron ding, alam mo yun, saks lang. Meron ding, uy, panis na minsan. O ganun. Panis! Hindi na ilagay sa ref. Hindi na ilagay sa ref. Pero ang tanong, masarap ka ba? Hindi ako makakasagot niyan. Yung mga naka... joke lang. Yung mga naka-try, sila yung dapat sumagot dyan. Kasi parang bias eh, kapag ako yung sumasagot. Hindi ko naman sila kilala. So, ang gagawin ko na lang, ako na lang magta-try. Pwede ba? Sige. Sige. What a lucky day. Kahit umuulan eh, no? Umuulan dito eh. Oo, lalo na ngayon, umuulan, naka-jacket nga ako eh. Parang gusto ko na mag-jubad. Parang pakita kayo mga balikat mo, ganyan. Oo naman. Oo. Teka lang, ikaw ba, kamusta naman ang relationship mo sa mga bading, ganyan? Wala ka ba mga encounter na para na-offend ka kapag nilalandi ka, katulad itong ginagawa ko ngayon sa'yo? No. Since nga doon nagsimulan ng theater ako sa college. Doon ko parang, since yun din yung time na lumayo ako sa pamilya ko, di ba? Independent na, kumbaga.
doon ko sila mas na-meet eh. Unang-una parang nagagalit ako, hindi ko pa sila naintindihan. They're like flirting ba, parang nahaharas ako somehow. But then na-realize ko, wait lang, baka so super close-minded ako, no? So doon, marami akong naka-work sa Dumaguete, mga teatro, whatever their sexual preference are. And then, mas napaklose ako sa kanila, super talented nila, alam, very passionate yung mga nakatrabaho ko. And for sure, marami nagkakagustos. Pero alam mo yung friends lang talaga. So simula mo yung high school, college, pagpunta dito sa Manila, I don't see them as, you know, iba. Parang ganun. Parang... ano pa rin sila, like, vibes pa rin lahat. Parang go lang, kahit you're flirting, it's fine. Di ba? Okay. Nakikita mo ba ang sarili mo na nakikipagrelasyon sa bading? So far, as of now, hindi eh. Pero I'm considering sa mga trans, though. Huh? I'm considering sa mga trans. Kasi marami akong mga nakikita or mga nakakausap din ng mga trans. So parang, alam mo yun, yung parang they're very passionate din. Tapos may roommate din ako once sa college, trans siya. Hmm. So, nakakatuwa lang din yung process nila and then, they're cute. Ah, so trans pwede? Oo. Eh, kala mo kapag palit niya? Emily, yung wig, yung ano, gown, yung kailangan pa. Yo. Para rekta na idundur siya pwede. O rin paka naman dito, yung nakaganito ako. Ay, in fairness dito kay ano, si Jay ha, na, maliban sa pagteteatro, sa pag-aaktor, sa pagiging commercial model, nagdi-direct din. O, di ba ngayon meron kang dinidirect na miniseries? Oh, diba? Dinirect namin itong miniseries. It's a family drama. Then, in between the miniseries, nagdi-direct din ako ng isang pelikula, Nabe. Ang starring doon sila ding Ivan, Jonathan Ivan Rivera and Ayumi Shoji. Tapos may papunta din next month. So, yan. Pero ngayon, as focus ko ngayon is nasa Troika muna, Family Drama Season 2. Which is papalabas na ngayong July 10 sa YouTube channel ng Troika Family. Yun. So, ano to? Wholesome? Kasi family drama. Wholesome to siya, actually, no? Okay. So, family drama. Sino mga artista mo dyan sa Troika? Ha? Sorry, ano yung question? Sino yung mga artista mo sa Troika? Starring Mel Martinez. Tapos, may dalawang bagong artista mga bata. We have Aki, Miko Akashi, and Athalia Badere. And we have a guest starring then. We have Dovi Park. So, yun. Apat lang sila. Dito sa family drama. Okay, Mel Martinez. Oo, di ko naman ma-expect or di ko naman, ano, kakayanin kung makita ko naghuhubad si Mel Martinez. Family drama. Okay, so Troika yan. Tapos, ito naman kayong, may nabanggit kasi Jonathan Ivan Rivera, tama? Nag-guess namin yan. Oo, si Jonathan Ivan Rivera sa Nabe na pinipula. Ayo, ano naman ang tema nung ano na yon, series? It's a love drama din nung Nabe, no? So parang rom-com konti, pero more of romantic lang siya. So yun. Pero ikaw ba, nakagawa ka na bilang aktor ng mga BL series, ganyan? Oh yeah, nakagawa na ako. Yung mga ginagawa namin na BL, hindi naman siya nagmamaterialize kasi may mga kulang na shots or sa budget. Alam mo yun, it's very common naman sa industry eh. But yung mga BL ko na nagawa lahat, it's from Jay Altarejos. Direct Jay, okay. Altarejos. So, parang mentor mo na rin siya. So, direct, naging mentor ko siya when it comes to film acting, ganun. Parang I learned a lot from him. And then, nung nagtra-transition na ako sa 2022, parang naging mentor ko siya sa direct team. Kasi when it comes to writing din a story, no? Very passionate siya sa mga ganun eh. So, how his process in writing, sa shoot, paano yung process niya. So yun, dun ko natutunan lahat. Eh, teka lang, kapag ganyan mga BL series, so okay lang sa'yo kapag ang ka-bed scene mo, eh, kapwa lalaki. Okay naman, yeah. As an actor. Nakagawa ka na. Yeah, nakagawa na ako. 2019 ako na-virginized nun eh. talaga? Sino naman yung ka-eksena mo? Hindi ko kilala eh. Ginawa ko lang siya. Alam yung, buti na lang yung process na yun kasi nga kailangan yung BL siya eh. By yung character ko doon. So parang kailangan ng kissing scene. So alam mo yung buti na lang yung mga supporting cast ka rin silang, isa silang Oliver Aquino, Rhea Angela Lim,
they're very like supportive, parang sila mga kuya at ate during that time. Tapos sabi ko, first time kong halik ng lalaki. Paano ba? And then, you know, acting techniques, acting 101, may mga ganun lang. And then, I killed it. I killed the scene, I believe. Nako, I can kill you! I can kill you with my workshops! Nako, meron din ako mga ganyan workshop, yung mga kissing workshop. Nako, marunong din ako niya. Nako, pwede tayo mag, ano, dito, alika. Try ko dapat yung partner ko eh, para mas focus. Sino-sino ako ang partner mo? Oo. Oh, nako, dapat ako nga. Nako, kaya ko yan. Tsaka ano, I can be your kuya. Oh, I see. Oh, yes! Akala ko daddy eh. Daddy, pwede na din. Sige, I can be your daddy, your kuya, your benefactor. Tsaka! Your sponsor. Ano ba? O, dahil dyan. Eh, kung ikaw masusunod, ano mas gusto mo? Actor, director? Ha, yan. Actually, right now, since bata pa ako, gusto ko talagang mag-focus sa acting, no? Pero lahat ng mga acting gigs na nakuha ko ay commercial. So, medyo fulfilling siya sa pocket somehow. Gets mo naman yun. Pero pagdating sa pagkatapos ng work, parang easy lang. Para ka lang humiti, tapos done ka na sa work. Unlike sa indie, no? Na kahit konti lang yung makukuha mo, pero art siya, quote-unquote. So, yun. Pero as, yun nga, answering your question, mas gusto ko mang umarte at this age. At magkaroon ng kissing scene with me, bed scene, actually, sexy scene, lahat scene. Original scene. Original! Sige. Baka kaya mo mag-produce niyan, gawa tayo. Ay, basta ikaw. Oo, basta ikaw ang ka-eksena ko. Usap tayo mamaya sa budget and all. Naku, ayan na. Dinaan na ako sa budget. Ayan na. Ang checkbook ko nga, pakikuha. O, ito na. Sagutin mo na yung mga katanungan, ha. Ako na ang bubunot para sa'yo. Okay, go. Briefs, boxers, o wala? Wala. Ah, talaga? Ngayon, wala. Secret. Ay, ako, kailangan natin malaman niya mamaya, Emily. Bakit wala? Wala lang, parang mas tanggap mo yung sarili kapag wala. Alam mo yan, yung wala kang itatago. Ito yan, no? Ito ako. May ka mahihiya, di ba? Mamaya, patingin niya? Mamaya. Mamaya. Matrona o bading? Sorry, hindi ko alam anong matroma. Patrona. Patrona, ano yan? Mga buwisit. Charot din! Hindi. Matrona, mga babaeng may edad na. Oh, yan. Matrona. Punta ako sa matrona. Bakit sa matrona ka? May experience eh, magaling. Bakit? Magaling naman din ang bading ah. Kaya yung talunin ng matrona. Well, di ko pa na-try. I can prove that to you. Oh, yun. Baka mag-iiba yung sagot ko kapag matry ko. Ay, nako, i-try na natin ngayon. Ay, sus. Dahil dyan, maraming salamat naman sa'yo, CJ. Thank you very much. Dahil dyan, invite mo na sila dun sa iyong dinedirect na series at yung sa mga social media accounts mo. Ayan. Hello po, guys. Manood po kayo ng Troika Family or Troika Season 2 sa Troika Family ng YouTube channel. It's a family drama. No, at bakit ako nakahubad while inviting them? Pwede ba ako? Okay lang yun. Mamaya na. Okay mamaya. Yun. And family okay drama. Lang. And then also follow me on my social media accounts. I have Instagram, CJBarinaga10, and TikTok account, CJBarinaga. So follow me there and abangan nyo yung mga contents at show some love. Thank you. Maraming salamat sa iyo, CJ. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at sa channelfu.com. This is Mr. Fu, magdandon! Taas kilikili daw, sabi ni Emily. Oh, yung ano mo. Oh! Hey! Salamat! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafu. WTFU!